5 to 10, ready, go. A fool despised his father's instruction, but he that regarded reproof is prudent. In the house of the righteous is much treasure, but in the revenues of the wicked is trouble. The lips of the wise is wise knowledge, but the heart of the foolish doeth not so. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is his delight. The way of the wicked is abomination unto the Lord, but he that followeth after righteousness. Correction is in unto him that forsaketh the way, and he that taketh reproof shall die. Pala sa amin, ngayon, nawa, bukas po, may answers ng weather pa ngayon. Huwag po yung mga pala, Lord, sa mga sabihin pa ngayon, mga makatao pa ngayon, safety, especially mga pala-pala pa ngayon, Lord, sila Maria, sila po yung sa amin sa church, baka special na namin din po, Lord. At then, sila po yung mga pala sa natin sa mga pala ngayon. Pray. Amen! Amen. Okay, doon naman tayo. Aral, no? Amen. So, lang, ha? Medyo madali lang tayo din. So, natapos tayo last week. Yung sa full despise father instruction. So, paulit-ulit tayo, di ba? Pag sinabi ka ng tatay mo, siya nakakalam ng tama, anong gagawin mo? Hindi mo siya papakinggan. Anong tawag sa'yo? Full, di ba? Ano ba yung full? Mamang. Hindi mo gustong tawagin ka dyan. Sa ating current vernacular, ang tawag dyan is? Ha? Bobo. Bobo. O tanga, di ba? Ayun yun, kasi tatay mo yan. Siya nakakalam na kasi yung susundin. Di ba nakakita na mga ganun? Kaya mga ganun eh. Ganun din sa minsan, sa school. Sabi ang teacher, ito gawin mo ha? Hindi, mas may alam mo kung gawin. Naku, patay. Okay. Kanina kaya, may isang araw na tayo. Siyempre, isa sa YouTube. Ganun, parang hindi maayos yung ginagawa. Either nakakakotongan, malalaglag, or something. Diba? So pag-aaral tayo, ano na gawin? Makinig! Okay, wala kayong pakinabag sa ano. Sa mga pagdating sa inyo pala, gusto ko sabihin kanina. Sa mga nagbabasa tayo ng Bible, especially kung talaga din nyo iwasan magsalita, di ba? Uy, may kailangan ng ano, bata, sa boyin. Hindi kailangan maingay. Kung sanay tayo ng gano'n, kasi lahat ng ginagawa natin nakaka-distract. Kung tayo nasanay na ng gano'n, ano na? Di ba? Kahit yung mga ginagalaw nyo dyan, di ba? Manggit ko last time sa inyo, sa military, di ba kami, bawal na yung matching. Kasi nga, nakatingin sa'yo lahat, okay, lahat inaayos. Bakit tayong robot doon, minsan-minsan gano'n, gano'n, disiplina, ano ba yung sa'yo, disiplina, di ba? Ano ko sa'yo last time sa, ayun na lang, di ba, sundalo. Bakit disiplinado daw sundalo? E bawat isang galaw mo, sumabog yung dinadway mo yung plano, million yun. Hindi ka nag-pay attention, okay? So lahat, no, buhay ng kasama mo, buhay mo ang mawawala. Kaya sila, dinidisiplina sila, dinidisiplina. Ngayon tayo, hindi naman tayo gano'n, makikigayin natin. Pero parang gano'n, gano'n dito eh. Diba, imagine nyo, kung natin ngayon, nag-aaral tayo ng salita, puro word of God, puro word of God. Okay? Aaral tayo ng word of God. Okay? Matapos, baliwalay natin. Ano yun? Diba? So, katangahan yun. No? Mas mahalaga nga ito eh. Alam niyo ba mas mahalaga itong ginagawa natin? Hindi lang hirap minsan ibenta. Kasi nga minsan pag nakita mo, uy, vera to. Kaya dapat, uy, mamamatay yung tao, mamamatay. Kung talagang na, ano tayo, naging attentive tayo. Kasi nga naiintindihan mo yung pag minawalang buhay dahil sa katangahan mo, ano, ay hindi dapat, dapat mag-discipline tayo. Which is good. Ngayon dito, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, may nakita na ba kayo namatay dahil kulang sa pag-aaral ng Diyos? Meron. And even worse, di ba?
Kasi ang dami nga, simple nga lang ang kaligtasan, tapos pag may nagkamali dyan, tatanga-tanga. Sabi na, pumasok yung aral ng momo, di ba? Repent. Kung sinabing repent, to turn. So ano yung tamang repentance? Depend from unbelief to belief. Yun na yung sinasabi sa ano. Yung iba, medyo sumingit yung iba. Di, dapat mag-repent ka sa lahat ng kasalanan mo. Eh, yung iba, na-pick up yun na kailangan mag-repent. Ano nangyari yung repent ka sa lahat ng kasalanan? Mas faith alone. Compatible ba? Hindi. Pero pumasok yun kahit sa baptize, ano nangyari? Dahil pumunta sa impyerno dahil doon. So even worse, kaya pay attention. Lahat ng pinag-aaralan dito, ito something na simple lang. No? Pwede maging simple kaso kapag pumasok yung account na lang, nakamaran, okay? Papasok din yung maling aral, tapos na. Gawin mo, nagsipag-sipag ka ba dyan mag ano? Diba? Nag-serve-serve ka ba dyan, tapos banda uli, baliwala ko lang kasi nagkamali kasi isang simple bagay, okay? Kaya nga, pay attention, mga bata pa lang, pwede yan mag- marunong nga kayo mag-ano, memorize ng verse eh. Yung pang umayos ng upo, umayos ng upo. Maayos na ako po. Mayroon pang gawin yun? Pag nasanay ka na maayos na ako po, ito, very good siya na ngayon. Pag nasanay yan, ganun lang lagi. Ito siya para sa bagay, babae daw, mabait talaga eh. Lalaki, parang ano eh. Ang mga kabuti, nakarang mga... Lalaki mo, pag nasanay, ay, nagmiss ka mga lalaki. Napang yan eh. Diba? So, lahat-lahat ng ating ginagawa dito, mag-discipline na kayo. Eh, sabi dyan, inisip ka ng tatay mo, anong gagawin mo, sumunod ka. Kasi bata ka, hindi mo alam anong ginagawa mo madalas. Hindi. Yung mga konting alam ka, pero yung mga... At wala dito, pag-instruction to, di ba, dami ka na sinabi, nakuha mo ba lahat? So, chances are, pag ganyan-ganyan ka, malamang hindi. Iba yung iniisip mo. Nakatingin ka lang doon sa nagsasalita, pero nasundan mo ba lahat? Eh, add to that yung hindi naman lahat ng salita na kukuha mo. Eh, yung mga terms pa na hindi mo kaya, hindi mo alam. Pero the more na tinitignan mo yun, tinututo kami, na ako pipick up mo yun. Kanina, last week, hindi ko alam yun. Ah, yun lang pala yun, di ba? So, lagi siya sabi sa inyo, si na pastor yun. Yung mga times hindi ko maintindihan, kaso dahil paulit-ulit, ay, yun pala yun. Yun lang pala yun. Ngayon, gets ko na. Pag ginamit niya ulit yun, alam ko na. Okay? E syempre, mag-iiba ka pa ng lesson. So, ibang principle, i-comfort mo doon sa ngayong lesson. So, alam mo na. Okay? So, kaya makinig. Ano yung instruction? Kanina, inaalam si Peter kasi parang si Peter, mas sumunod sa instruction. O, Peter! Hanapin, i-on mo yung ano. Hindi, kaliwa, kanan, sa baba. Yung mga gano'n kasi nga hindi pwedeng ituro sa'yo lahat. So may mga instruction na binibigay sa amin gano'n. Nag-deploy kami lahat ng tawag namin doon, method of procedure. Methods. Kasi may lahat na kailangan mong gawin kasi hindi ka mong deploy, sabihin mo, dito makikita, ito yung gagawin mo, step 1, step 2, step 3. Okay, hindi mauna step 3 sa step 1. Kaya nga may ba? Ang tungkol na lang yun eh. Okay? So, ganun din kayo, especially pag mga bagay ninyo naiintindihan. Sumunod sa instruction. Okay? Alam niyo na yung kwento lagi sa ano, di ba? May mga teacher na nagpapa-exam. Okay. Instruction number 1. Basahin mo muna lahat ng bago mo sagutan. Okay? Huwag mo sagutan. Mga ganun, di ba? Pag hindi ka following instruction, sinagutan mo, bandang muli pala, may instruction doon na kesyo, huwag mong sagutan ito, ganyan pala. Paano na? Importante sumunod sa instruction. Kaya sabi yung kabila nito, yung kabaliktaran, but he that regarded it, hindi pala kabaliktaran. Alam na, kabaliktaran. So yung fool, yung tanga, yung bobo daw, hindi sumusunod. Pero yung matalino, ano ginagawa niya? He that regarded it, ano ganyan yung reproof? Sinabi niya sa ating ano, di ba? 2 Timothy 3:16. So, bukod sa instruction, correction, doctrine, ano yung reproof? Galit.
Pinapagalitan, no? Anong pinagkaiba ng rebuke sa reproof? Yung reproof, medyo may maraming instruction. Yung rebuke, talagang, isa, papagalitan ka lang, galit ka, parang medyo malaki yung kamalian mo. Puro galit, di ba? Kasi para alam mo mali ka, okay? So yung reproof, may kasamang correction. Yung correction, medyo walang pagalit. Ah, may mali ka, naiintindihan ko kasi ngayon mo lang may encounter yun. Ah, sige, ito yung correction, may tama. Pero pag reproof, sinasabi ko sa'yo, itong tama, kaya mali, medyo may... So, ibig sabihin ito, regarded reproof, pati regarded reproof, ibig sabihin, ginagalang mo yun, ay, inokorek ako, dapat lang, ikorek ako, ganun. So, hindi mo, kapagalitan na naman ako, yun ako nito. Hindi mo niregard, hindi mo ginalang yung reproof. Kaya sinasabi nito, pag ginagalang mo yung reproof, okay lang sa'yo, nasabihan ka mali ka, kasi nga, mali ka, hindi ba, paano ka makukorek, hindi ka mali. Hindi mo sinasabihan mali. Nagawa mo yung ano. Ano ba? Kunwari, tinutuwa ka magtimpla ng Milo. Ang nilagay mong tubig, yung sa gripo. Okay lang yun kung matibay yung sikmura nyo. Diba? Tubig din naman ito eh. Diba? Kasi siyempre pa yung inita namin ng ano, ng inuwin sa panligo. Kasi yung inita natin ng panligo, diba? May ano, konting kalawang na. Okay lang yun kasi panligo lang yun eh. Paano kung doon ko nag-init ng kakapi ni tatay? Ano na? Sakit yun. Okay, so papagalitan ka pero later on, mali pala yun. Kaya dapat iingatan mo yung instruction mo sunod ko. Okay, ang tawag sa hindi sumusunod. Tanga. Okay? Pero yung sumusunod. At hindi lang basta sumusunod. Sabi dito, hinahayaan mo ikaw yung pagalitan. Ay, pinapagalitan ako siguro. Kailangan makakainig ako. Ang tawag sa'yo? Matalino. May prudent. Kung sinabi ko prudent, matalino yan. Okay? So, yan din. Yung ate mo, mas nakakatanda sa'yo, ang kuya mo. Sundin mo, okay? Kung sino taka dito? Hindi mo naamitin, di ba? So, makinig ka, okay? Yung doon. In the house of the righteous is much treasure, but in the revenues of the wicked is trouble. Ang ganda nito. Okay? So, sa bahay daw ng righteous, may treasure. So, hindi naman sa nalalahay, di ba? Pero, diba, nakapunta mo tayo sa bahay ng iba. Alas wala kang gusto ng design, di ba? Sabi nga ni Stephen, diba? Baho eh. So, kawawa sila. Kaya nga, sana, panalangin natin sa kanila. Matuto sila. Simple lang yan eh. Diba yung muling punta natin doon, nagtatalo pa kung sino bahay dyan. Kaya pa yan. Pag magkakapit-bahay kayong gano'n, maghihirap. Iaway. May sinesira kami doon, hindi kami magkaayos. Ang ingay, di ba? Hindi pa lang nakita ni ate na nag-uusap. Paulit-ulit pa. So, nahihiya nga yung kausap ko eh. Okay, yun ang bahay minsan ng... Okay kayo, tanda niyo pa mga bata, hindi lahat ng ano, yung ayos ng bahay ni tatay. Huwag mo isipin ganito ka rin pag nag-asawa ka, pag hindi ka nag-ayos. Nako, nakita mo yun, kaya nga pinapakita ko sa inyo minsan yun eh. Kaya gusto ko yung daling dun eh. Kasi pag hindi niyo nakuha to, ganun. Ba't napunta dun eh? Kasi wala, hindi nag-aaral. Nagsisipag ka ngayon, may ngayon na, huwag medyo huli na. Pero okay din, kasi at least nagsisipag. Pero wala. Kaya walang tumatanggap sa akin, eh, galing mo kasi talino mo eh. Hindi ka magaling mag-extraction eh. Hindi ko tatanggap sa'yo ito. Oh, ganito muna, gagawin mo ha, baliktad. Ginawa mo, walang tatanggap sa'yo ito, ganito na eh. Nakulo ko ata ako sa taong ko eh, ba't tatanggapin mo? Bahala ka dyan. Tatawa-tawa ngayon, banda ko na naisip mo, ano makakainin ko, wala akong tabaho. Ano, di tira ka sa ganun. Wala ka ng choice, pati tatay mo, sige. Ayaw ka na sa bahay kasi nakakasira ka, di ba? Okay, kaya ganun. So, yung pag-righteous, pansinin mo, lahat maayos. Kasi yung taong maayos ang pag-iisip, tsaka iniisip niya, matino, maayos. Pag may konting ano lang dyan, eh, ba't ganito? Pag madumi dito. Na ano yan? Kasi yung isip niya, lagi sa katino, tapos may maigit lang, ba't di maayos dito? Eh, kasi yung anak mo eh, yung maliliit, okay lang yan. Pero malaki na ito, pag di mo pa marunong mag-ayos. Okay?
Kaya sabi niya, but in the revenues of the week, ano yung revenue? Walang kinita, di ba? So, ibig sabihin ng revenue, parang kung nga, nag-ano ka, nang gancho ka. Nag-revenue, yung kinita. Okay, so kumita ka nga ngayon, eh, wicked ka. Ba't meron ng kalaban? Ba't ako gusto patayin? Kasi meron kang ngayon, kinuha ng pera eh. Kilala ba kang ganun? Kilala akong ganun. Hindi yun, nakakahiyang. Nakakaawa. Pati kamag-anak mo, damay. Nasaan ba yun siya, no? Kinuha anak ko nun, niloko ako nun, papatayin mo yun. Ganun. Nakakahiyang. Hinihirap ko, ano ba ginagawa niya ng ano, anak mo? Gagancho pala. So, huwag na huwag. Amen? Amen. Magulo yun. Okay. So, ano yung maayos sa tabaho? Siyempre yung ano, kasi pagka nagkakatiwala ka kasi magaling ka eh. Kung hindi ka masyado magaling, stay. Ganyan ka lang. Kung ano yung kaya mo, ito manlolo ako. Tayo tayo dyan. Okay? Sige. Medyo simple lang yun, pero minsan nga, kailangan emphasize. At siguro nagdadas maloko, kasi nga yung gusto mo, ganyan ang sweldo mo, tapos hindi mo kaya naman. Maloko nga na lang, yari ka na. Okay, kaya yung mga tamad, ganun. Nakakalahanap na. Okay, mapaybasa nga yan. 7, let me go. The least of the wise is first knowledge, but the heart of the foolish doeth not so. Ano yung disperse? Pinapakawala. Mahala, di ba? So pag ikaw na yung matalino, okay, kaya mapalad kayo, matalino yung pastones. Pero totoo lang, sa totoo lang, kaya kunwari, imagine kayo, yung pastor nyo, nagluturo, tapos, parang hindi mo gusto yung sinasabi, parang walang knowledge, walang wisdom. Nakikinig ka pa ba doon? Hindi, no. Isa parang ano, out of ano na lang, diba? Pero kung wala talagang makuha, ayaw mo na doon, diba? Kaya ako, nag-aaral ako pa, kinakahiya sa inyo. So, yung sabihin, kahit sa labas, diba, sino yung madalas pinapakinggan? So, pag yung maraming ka naupulot, diba? Kaya sa atin, yung independent tayo, so kaya tayo nagkakaroon ng tao pag na-appreciate nila yung tinuturo na maayos. Kung ganun tayo, wala tayong gimmick dito na ay doon, may ganyan-ganyan, may kainan lagi. Or maganda yung ano, pinapaganda rin natin, pero yung kaya lang. Okay? So, kaya yung tao, makikinig. Okay? Kasi binaupulot, dispersed knowledge. Uy, manatutunan naman ako yun. Manatutunan naman ako yun. Hindi, wala akong matutunan. Baliktad pa. Manatutunan mo, kalokohan. Yung mga ganun isa preacher eh. Hindi mo alam kung saan nakuha. Malamang nakuha yun sa nakikita ko. Ayun, nabagin ko rin yun. Mormon. Hindi nakuha. Kasi yung iba naman, nakuha sa mga fellowship. Baptist ka na nga eh. Hindi mo makakuha. Yung kabalik na lang, but the heart of the foolish do it not so. Ayan, kailangan malamang. Anong sabihin ng not so? Anong sabihin ng so? For God so loved the world. Anong sabihin ng so? Madala siyang gamitin dito sa Bible. So, ano yung so? Ha? Sobra. Sobra. Ayan, ginagamit intensifier. Pero madala sa hindi. Derivative na lang yung sobra eh. Yung sinabi, for God so loved the world. Ano sa Tagalog yun? Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Pag sinabi gayun, so is gano'n. Natutunan ko pa to sa amin. Tutorial ng amin. Hindi pa nga dito eh. Tutorial ng programming. Sabi na, like so. Kasi may gano'n yung isang auto doon. So mapakita niya, i-explain niya. Tapos, papakita niya sa baba. Like so. Kasi yung like so, like na nga so. So, alam ko, hindi ibig sabihin yung so is ganun. Or so ba? Hindi, kasi like so. Ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, ganito. Okay? Madalas yan sa Bible. Pag sinabing so, ganito. Or ganun. Kaya pag sinabing for God so loved the world, ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Okay, kaya ito, ganun din, di ba?
The foolish do it not so. Hindi ginagawa ng so ba? Ganun ba? Hindi, di ba? Ano yung sabihin nung, but the heart of the foolish do it not so. Hindi ganun. Okay? Kaya sinabi nung una, yung lips daw ng wise ay talaga namang may mapupulot kang aral, may mapupulot kang knowledge. Ah, ganun pala yun. At tama. Okay? Pag nagsalita siya at nanginig ka, dahil wise siya, may napupulot ka, may napupulot ka. Pero yung ano daw, yung fool, ano mapupulot mo? May mapupulot kang aral? Wala, mapupulot mo. Misa matatawa ka, pero puro kalokohan pala. So wala kang mapupulot na aral, kaya utang na loob, huwag yung panoorin yung mga puro kalokohan, mga trending sa YouTube. Ang kwenta. Hindi gusto kong matawa eh. Sige, sige. Siguro mga pagnanood ka isang dumbbells isa. Pero isa, di mo kayo tingin pag natatawa ka talaga, di ba? Kaya ka natatawa, sabi nga sa inyo, comedy is tragedy. Alam niyo ba yun? Ibig sabihin, kaya ka natatawa, may something na mali. Ano totoo? Ngayon, yan. Okay, so, kaya consider nyo rin, bakit ko ba gustong makinig sa tao ko? May natutuwan ba akong bago? May natutuwan ba akong talagang knowledge? Okay? Or natatawa lang ako sa kanya? Okay, natatawa. Ha? Natawa ko sa kanya dahil matalino siya. Hindi ganun. Well, ba? Ano? Witty daw. Yeah, pero... Diba ganun yung mga isisip nyo? Witty. Pero ano nga? Ano yung source nun? Yung iba doon? Kabastusan? Yeah. Kaya isa ka pa. Kandal ka. Kaya gusto mo yung ganun din. So yun yun eh. So pag kilala mo yung sarili mo, aminin mo yung kamalian mo, malalaman mo ang gagawin sa buhay mo. Okay? So yun. Tandaan nyo yun. Kaya yung discussion natin kanina umaga eh. Medyo nasagiyan natin, di ba? Yung patotoha. Totoo ba? Kung hindi, pero natawa ka, gusto mo. Diba? Iba yung gusto mo, iba yung tama. So isa mga unang lesson ko ay statement eh. Kasi medyo natutunan na siya, di ba? Eh, kasi gusto ko ito eh. Tama ba? Okay, may gusto tayo minsan mali. So, ano bang gusto mo? Yan, di ba? May mga time na allow tayo gusto natin kasi nga medyo hindi naman delikado or something. Ano gusto mo, flavor, orange or mango? Okay lang yun. Preference mo lang yun eh. Ano gusto mo, kulay, dilaw o pula? Walang problema. Pero kung lalaki ka, pastor ka pa, kung pipink ka, skinny jeans, mga kang bakla. Huwag! Okay? So, ganun, diba? So, ayun na, in-evaluate natin. Okay? So, wise. Lalo pang teacher ka, pastor ka, preacher ka, nanay ka, ay, magaling yung mga nanay. Ramdam na ramdam niya pag nabuboring na yung anak niya. So, kailangan makaisip ka ng bagong para sila ay may interes. Lahat tayo, miss dog, kailangan niya kahit saan. Kahit saan. Nagtabaho ka. Miss dog. Okay, next. Sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord. Ito medyo, sige, natanoy ko kaya. Anong sabihin nun? Eh, nag-sacrifice na nga, bakit abomination? Kasi wicked siya. Eh, nag-sacrifice na nga eh. Paano masabing wicked? Ngayon eh, si ano, yung mga Rai, yung Catholic, mas hindi naman yan, INC. Victory. Uy, nag-Christ the Lord na nga ako. Tignan pa nga ako, so tumatalon ako. Tapos, ano sinasabi dito? Ano example natin ng abomination, nag-sacrifice sa Diyos, abomination pa. Kaya, iya. Ha? Nag-sacrifice na sa Diyos. Minalik kung ano man yan. Nagbigay. Okay. Nag-attend, ha? Hindi maganda yung intention. Pwede, no? So, ano yung intention? Hindi maganda. So, paano mo nasabing pasok siya dito? Bakit wicked siya? Sige. Para sa sarili niya. Tama. Ano yun? Example nga. Paano mo sabihin para sa sarili na nag-sacrifice siya? Nag-sacrifice, kumari pera. Galing sa nakaw. Galing pera. Ito yun, nagyabang ka pa, galing pala sa nakaw, pambihira.
sa panluloko ng tao. Pero nag-sacrifice ako, nagbigay ako. Luloko ka. Kaya tayo naalam natin yung pabaho pag medyo may hindi masabi kung anong pabaho mo. Uy, suspect yun. Nakaw sa bangko. Diba? Nagnakaw sa bangko dito na. Oh, sumabi naman naman. Ninakaw mo, tapos dinonate mo. Tama, very good. Sige sabi mo. Halo kayo. Sino ba? Dinaan sa loob. May mag-donate dito. Ha? May mag-donate dito. Eh kung alam natin, hindi naman mangyayari yun. Pero kung sakalang hindi natin alam, wala tayong magawa. Pero hindi mangyayari yun. Kasi nga, sinasabi natin ang ngayon. Saka, so mali yun. Ano pa? Ano yung mga offering? Sacrifice? Nag-sacrifisyo ako pero hindi tinanggap ng Diyos, hindi ka tanggap-tanggap. Medyo kanina, may yung sabi ko eh. Maling intention. Yeah. Ano yung intention ng mali? Example. Yan, para mapuri. Kasi kalendar yan eh. Para mapuri. Hindi na sa church yung paginawa, di ba? I mean, matindi, doble, offense. Yan, napaka ano yan, nakita-kita at lagi sa gospel, di ba? Mga policy. Nangyayari yun. At dahil nangyayari sa kanila, nangyayari, pwede mo nangyayari sa atin yan. Kaya dapat, inisip natin, mag nag-sacrifice ka ba? Katanggap-tanggap ba yan? Ano pa? Para kung magpapongi ka lang, paganda ka lang, makiyot. Yung kanta-kanta ka dyan, mahali. Ang maganda yun, yung kanta ka. So, akit pala, ano pa? Sige, para makuha natin yung sustansya nito. Bakit wicked? Example ko yan, yung mga kuna, isang ladol, di ba? Bibigay ng pera para yung boto, di ba? Pinapalabas mo, gusto ko ngayon tulungan, pero loko-loko to. Ang taong ngayon, ang taong talagang gusto tumulong, sabi nga nila, give a man a fish and he will ask for a fish for the rest of his life. But teach a man how to fish, then he will have fish or food for the rest of his life. Hindi mo na kailangan siya ulit tulungan. Napaka-basic yan. Huh? Kaya yung mga politiko, sinpakyaw, ilan lang, gano'n eh. Wala, ay talaga ano na yan, presidente yan, makamamanalo yan. Pero parang nakikita-kita ko na kung gano'ng awakened yan. Wala, works-based din yung sinabi niya, di ba? Na-record siya. Kailangan, ano, ano sinasabi ng Calvin eh, gano'n din. Saka ano, mga ibang naligaw na nabaplis, ano. Kailangan, pag hindi ka gumawa, hindi ka ligtas. Kung hindi mo lang kaligtasan, huwag mo nang pakialaman. Again, nabanggit ba na, wala pa sa Mother Church yun, no? May presumptuous sin. Pag ikaw preacher, kasi nasabi mo, nangangalang salita ng Diyos, tapos nakakuha mo lang kung saan yan, parang bibida ka lang. Sinabi, kung sinabi ng Diyos, walang niya yan. Kaya, nung nag-usap kami yung pastor dito, yun ang sabi niya sa akin, maganda niya kami yung pastor dito, sinatid ko siya doon, God. Kahit anong ituro mo dyan, pananagutan mo sa Diyos, eh. Yan ang ano sa akin, si pastor, oo. Kasi, yun talaga eh. Yun talaga. So, ganun din, pag nag-aakay kayo ng kaluluwa, pag hindi niyo alam, huwag yung sabihin ng galing sa Bible, okay? Okay, kaya yan. So, ganun din. Pag soul winning ka, itong mga kulto, di ba? Sisipan din ngayon. Ano, nag soul winning ka ngayon? Hindi soul winning tao din doon. Siyempre, nang-aakit siya sa kanilang church. Kasi yung doon po, Mother of God. So, ano yun? Just Ina. Jerusalem ba? Okay. Pangalan ni Jesus ay hindi Jesus. Yes. Okay, so nag-sacrifice din kayo. So ngayon, ganun, kayo. Okay yan, kabataan nyo, aralin nyo lang kung nindamang aral. Sa kayo ngayon, magbalak. Anong paglilingkod ang gagawin ko sa Diyos? Bata pa ako ngayon, hindi ko pa alam, di ba? Alamin mo, yun ang unang step. Aralin mo, siguruhin mo, matapat ka sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao. Kasi alam naman yan eh. Nalalaman naman yan eh.
Okay, maraming na encounter na kesyo ang palabas na sa ibang tao. Lilingkod ako, makapat ako. Attendance lang, hindi pang maayos. Ano pa? Attendance na lang yun eh. Hindi ka na umiinip. Something's no, di ba? Andun ka pa lang eh. Pag nag-aaral ka pa lang, yun ang basic na gagawin mo. Alamin mo, kalooban ng Diyos, pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun ang basic. So, bago ka maglingkod talaga, baka nga hindi mo kilala ang Diyos. Kadami na niyang example sa New Testament, sa Old Testament. Kung nakamintis ka pa dyan, bahala ka na rin. Talagang, nga, mayroon dito ang ganun. Hindi, kahit gusto mong tulong, paano tutulungan niyo? Ang ganun tao, okay yan. Hindi lang. Okay, kaya sabi dito, the sacrifice of the abomination to the Lord, nag-sacrifice na, yun Diyos, kumbaga, pwede mo i-picture, di ba? Paano si Cain? Di ba? Nag-offer din siya, kaso mali. Nung hindi tinanggap, galit siya. Isay-isay nun, di ba? Pwede ba huwag na lang? Sa isaya, ganun. Sabi niya, there's offering sacrifice I cannot away with. Yung term niya eh. I cannot away with. Anong sabihin nun? Sabihin, hindi ko matagalan. Ha? Pray-pray ka pa dyan. Ito, yun, oh. So, una, sacrifice at prayer. So, parang pinadyasama yan. So, yung minsan, yung prayer natin is a sacrifice, di ba? Bakit ka mananalangin? Pwede ka lang matulog na lang. O, kung ano man niya, Facebook. Ba't kailangan mag-pray? Kasi sabi mag-pray, kailangan mag-pray. Diba? Kinuusapin dito yan. So, paano ka nag-sacrifice pa nag-pray ka? So, pero pag weekend ka, pray ka pa dyan, di ba? Nasabi sa Ecclesiastes, parang ganoon din. Babanas ako sa pray ka pa dyan. Pati yung mga holiday nyo, diba? Inutos niya yan, yung holiday, yung holy convocation. Sige, ganito ha, mag-gather kayo. Pero yung pag ginagawa na nila yun, na wala nang paundangan, no? So dapat nilang gawin talaga, galit ang Diyos doon, okay? Kaya yun, tandaan niya, the sacrifice of the wicked is abomination. Sinabi yung abomination, hindi lang niya ayaw, galit na galit siya. No? Abomination, parang binabasa natin sa Leviticus. Ayaw niya nun. Okay? Ang kabalik talaga nun, but the prayer of the upright is his delight. Pag ang nag-pray is hindi wicked, yung upright, yun ang gustong-gusto niya. Kaya ngayon, pag maayos tayo sa Panginoon, sa ngayon, okay? Huwag niyang kalimutan mag-pray kasi yun ang gusto niya. Pag may time na wicked ka naman, obviously, alisin mo na yung wickedness mo, kung naman yan. Okay? Mabigat, di ba? It's a Proverbs. Mabigat yan. Okay. Next, the way of the wicked is abomination unto the Lord. Parang inuulit lang. Pero ano yung magkakaiba? Sa 8, yung sacrifice. Again, ano yung way? Parang ganun din. Nag-offer ka, mali. Mas generic yung way. Ibig sabihin, kung paano mo ginagawa yung mga bagay-bagay, di ba? Paano mo ginawa yung offering? Paano yung preaching? Paano yung pagtuturo? Anong paraan? Okay? Paano parang ka naglilingkod? Okay? Pag wicked ka daw, ay pambira, galit ang Diyos dyan. Ang kabaliktaran nun, but he loveth him that followeth after righteousness. So, parang sumasok mo sa kanilang umaga natin, di ba? Follow. Ano yung sabihin, what does it mean to follow after righteousness? Kanina, follow that which is good. Follow yung ruler o follow yung pastor na maayos. So, panipalo ka na sa bahis na pasto versus doon sa biyating karnal na pare, kung ano man yan, ministro. Pag nagpalo ko ito, baliwala sa Diyos yun kasi magbibida lang naman yun or something. Hindi naman Bible na sinusunod. Sinundan mo pa. Nakita mo na nga. Diba, nung dati kami Catholic, nakita ko, susundin ko ba? Habang inaaral ko, hindi ko na kaya. Parang, wala, ang layo. Kung ano nga yung kabaliktaran, yun ang ginawa. Sinabi ng huwag pagbawalang mag-asawa, pinagbawalang mag-asawa. Huwag magbawal ang pagkain ng holiday, yun mismo ang ginawa. Kung tumagal ka dyan, ewan ko na lang, di ba? Okay, kaya mga talagang ligtas, umaalis dyan at mabilis, okay? Kaya sabi dyan, but he that loveth him, sino yung him? Siyempre, the Lord. Siya kasi yung antecedent dito, di ba? But he loveth him that followeth after righteousness. So, again, hindi tayo pare-pareho ng righteousness, level of maturity, pero a
Pag sumusunod ka doon, tamang direction tinataha mo, okay yun. Mas okay yung, kunwari, Stephen, halika dito. Kunwari, ito yung, gusto ka. Post kita. Malaki na ito eh. Kunwari, ito yung tamang direction. So ako ay mature na Christian na. Kunwari, alam, terminate na ako. Ito eh, sino tama na? Ano ka pala ba? Kunwari, ito yung tamang direction. Okay, si Stephen ay... Dito pala siya, nag-uumpisa pa lang siya, pero papunta siya doon. Sige, lakad ka. Kunwari, doon dahan lang. Ayan. So ako, nandito na ako, nag-iayab lang ako, pero papunta ako dito. Sino matanggap-tanggap sa amin? Oh, bilis mo naman. Kumbaga lang. Pero dito ka papunta ako na, yun lang lang. So ako, ayan, dito na ako, pero gumaganyan ako. Sino matanggap-tanggap sa Diyos? Stupid. Diba? Tandaan niyo kasi, oh, thank you. Kaya hindi dapat, gano'n, may mga pastor na may direct advice na marami nang ginawa in the past, which is good. May narating ka na, bakit ngayon, gumagano ano pa? So, sa Diyos, sa harapan ng Diyos, tsaka sa mga righteous person, pag nakita kayong dalawa, eh, mas gusto ko pa ito kasi andun nga siya, pero tag-umpisa pa lang siya eh. Pero the right direction siya papunta. Tandaan niyo yun. Kaya minsan, tas nakakasal yung andito na, eh bakit dami ko nagawa? Eh, pumunta ka din doon. Huwag tayo mapunta sa tama. Hindi yung mag-progress tayong arts, small steps. Huwag ka bumabalik. Ano yun? Huwag pinabalikan mo doon. Right? So the way of the wicked is abomination to the Lord, but beloved that follow it after righteousness. Ang isipin yung picture ng after righteousness, ay, righteousness yun, doon ako. Ay, tama yun, doon ako. Ay, mahirap yung pero yun ang tama, doon ako. Ganon, follow after righteousness. Amen? Amen. Dami to. Correction is grievous, paibasa sa 10. Correction is grievous unto him that forsaketh the way, and he that heareth the truth shall mind. Da, di ba? Ano yung sabihin ng grievous? Grievous. Grieve, ha? Grabe. Ano na sa... Kahindik-indik. Di ba lang yung nakahindik-indik eh. Ano na yung grievous? Ano yung nag-grieve? Pipighati, yun ang alam ko doon ba din. Pipighati, sabi, grieve not the Holy Spirit. Ano yung napipighati? Natutuwa ba yun? Nalulungkot. Nalulungkot, hindi lang nalulungkot. Ano yun? Grieve. Pwedeng matinding kalungkutan. Picture niya, naiiyak, di ba? Nalulungkot. Okay? Napipigilan. Nagumuha ng grieve eh. Okay? Or pag matinding kasalanan, tawag yung grievous, di ba? Sin, sabihin yung nakakasama, okay? Kaya sabi dyan, correction is grievous unto him. Diba gano'n? Correction tapos grievous. Kasi sabi dyan, unto him that forsaketh the way. Kasi ito yung tamang daan, iniwanan mo. Ngayon, nung kinokorek ka na, ayaw mo. Di ba? Kaya sabi nila, yung pinakamahirap, i-akayin yung backslider. Ang hirap yan. Mabuti yan, dami-dami yung counter-soul winning yun eh. Uy, kamusta? Pero siguro yung mga nakita namin, medyo okay eh. Gusto niyang bumalik, kaya sabi niya, ang hirap na siya kasi backslide siya ng 10 years. Ay tayo, backslide pa rin ba yan? 10 years. Pero meron ganun, ang hilangkot na, sabi siya na nagsabi, di ba? Sa ano, namin na ako na-encounter yung mga Baptist pa. Pinapaalala ko sa kanya yung ano. Natutuwa naman siya pag naaalala niya, ito yung anak ni Telma. Asawa at boy, pinaba ni Karen. Alala niya, ginagawa po namin yan eh. Pero nung inaano ko na yung mga verses, wala na. Pero nabunta kasi nag-backslide, di ba? Hanggang din, namit namin sa BDC. Hindi yun, talaga mga ano, masigasin daw siya, nangyari. So ngayon, pag kinorek mo yung tao, ganun klase, ang hirap yun. Kaya, mga bata, kung pumasok sa utak nila, hindi pwede mo na magsisi later. Kaya pag nagsisi ka na later, yung mga minsan, yung mga tamang connections ay para sa'yo, masama. Ang masama pa yung pasko, gano'n. Yung kapatid na inaakay ka sa tama, sila yung masama, gano'n.
Kasi sinabihan ka ng mali ka eh. Mali ka, backslider ka eh. Ang hirap na, mas mahirap yun na pag talagang lumayo ka. Huwag ka nang lumayo. Huwag mo na subukan. Huwag mo na subukan. Mahirap yan. Ang ganda na ikaw na yung doon sa side na ikaw yung maakay kasi ikaw yung inaakay. Hindi alam ang gagawin sa'yo. Hindi na nga, mahala ka na nga. Kasi sabi dito, and he that hateth reproof. O, ano ulit yung reproof? Sabi na kanina, instruction ha? Medyo may pagalit. Okay? Eh, yung mga pinapagalitan ka, yung sabi dito, di ba? Yung ba sa verse 10? Ano yung hated? Galit. Galit. Kung pinagalitan ka, galit ka. Dahil galit ka, syempre, yun naman ang ibang tao, nakagalitan sila. So may pagkakataon, pag di mo nang magulang yan, mamabaya ka na lang. Ba't di mo sinasabi ito, masama yung ginagawa niya. Ayun, gagalit sa akin eh, di ba? Daming ganun eh. Ano yung sabi sa akin yun eh. Pasabihin yun eh, nakagalit pa sa akin. Hindi ko naman siya anak. Mamaya mo na lang. Anong mangyayari doon pag wala na sa nagsasabi sa kanya na masama siya? Tuloy-tuloy siya doon. Anong mangyayari sa kanya? Ayan, sabi dyan. Sabi? Shall die. Shall die! Okay, nabanggit natin last, kanina na rin, di ba? Nasabi ni Satan, ah, ng Diyos sa kanila. Sabi ni Satan, di sila mamatay. Sabi ng Diyos, mamatay sila. Di ba doon? Siyempre, sabi ng Diyos, mamatay nga sila. Naminahin nila, spiritually. Nadamay pa tayo. Kaya ganyan, mga bata na ayaw pagalitan. Ganun din yung matanda. Mga kwento sa amin ganyan lagi, no? Mga asawa at anak na minsan. Hindi pa maitama yung buhay. Ano ba? Ganun din yung mga bata, kahit bata. Ilang beses mo narinig, huwag maingay, makinig. Huwag ayos ng damit. Okay? Ano pa? Ano na dahil instruction sa'yo, Stephen? Sunod sa magulang. Ah, sige, ano yung mas dahil instruction sa'yo? Na sinusunod mo? Mabilis, paunahan yung mga bata. Banan. Anong madalas sabihin sa'yo? Utos. Utos. Huwag mong gawin yan. Huwag kang maglaro na apoy dyan. Ako, baka masunod dito. Mabilis, ang dami pa yan eh. Maingay, mag-aral mabuti. Peter, huwag gawain yung kapatid. Huwag magpaingay. Sunod sa ate, huwag makulit. Sunod generic ka huwag makulit. Pero tama yun eh, bakit ka magkukulit? Kung maraming junk ka. Ang kulit mo kasi, wala, hindi makakapakinig yung ano. Dapat makinig, di ba? Pag makulit yung ganito, nakakasira ka. Gusto nyo ba ng gamit sira-sira? Oh, ano pa? Linis ka ng bahay. Linis ng bahay kasi nakakasiwa pag madumi, mabaho. Ano ba? Huwag kang hinang-hinang pera, di ba kung kailangan? Kung kailangan ko, bibigay naman eh. Ano ba? Ha? Ano ba? Ha? Hindi ba nilang piso? Hindi ba nilang piso? O, nakita mo na yung pera mo? Ano ka? Wala. Tangin pa naman. Nasaan na yun? Saan ka dito? Saan? Tipon niya siguro. Hindi lang niya alam. Sa taas. Sa Mercury? Oil first? Wala doon. Anong instruction na hindi mo sinunod? Itago nung maayos. Halagaan yung gamit. Okay, hindi lang gamit. Minsan, yung relasyon natin sa bawat isa. Nagalit ka, binakuha mo na. Tatagal sa utak na yun, itong taong to, ayoko na dito. Diba? Diba? Ang dami, ang mabata kayo. Alalahanin nyo lang, ang dami yun. Stephen, ano ko sabi? Toothbrush. Maligo. Ano yung mga gamit? Baka mawala. Ano yung gamit? Baka mawala. Sinelas. Huwag nang ano. Mahalim pala yan. Ano ba?
Kumain ng maayos. Sabi, gutom ka. Mapayat ka. Magkakasakit ka. Huwag kang lalabas, huwag kang lalayo. Magpapaulan. Masimple lang yan eh. Pero no, pag hindi mo, katulad papaulan. Hindi, sige. Nadengge ka, patay ka nun. Naniwala ka. Isa, simple yung instruction. Dami nakakamatay na ano, ha? Ano ba? Huwag mag-driver mo bilis. Yan. Kailangan ko yun. Ang mag-drive ng mabilis. Buti nga, hindi na bumibilis siya. Kailangan ko palang paalay niya. Filoso ano ba? Filoso po. Very good. Diba? Bakit? Huwag pa sa mga filoso po. Wala kang ayos. Kasi, ha? Wala kang respect. Okay, ano mga masama doon? Kasi tinatunan mga ayos. Yan, pag yung tao, kung nari, teacher mo, magulang mo, naasal sa'yo, hindi ka naturuan, paano na? Diba? Tsaka ikaw mismo din, natatawa ka doon sinabi mo kasi kalokohan. Eh pag puro ganun, natawa ka na doon, na-inabsorb mo na yun, di ba? May kilala ba kayong ganun, yung puro kalokohan? Ayaw ka lang, ang mga kausap mo, may kaibigan mo, kung maloko din, yung seryoso, ayaw ka, lalayuan ka. Hindi lalo kang pailalim ng pailalim. Downward spiral tawag doon. Hindi ka daw matin sa church, so kailangan mo ng kaibigan. Sino nga hanapin mo? Sino makasundo mo? Maluloko din. Tamad din. Nadabog. Very good. Ba't masama yung dabog? Bukod sa makakasira ka ng gamit. Ngayon, galit yung magulang mo sa'yo. Dadabog ka. Sinabihan ka ng maganda, ayaw mo. Diba? Masama ng loob ng nanay mo. Baka matayin niya. Kasakit. Ano ba? Madalas yung sinasabi sa inyo. Ha? Kung magtago ng kasalanan. Kung magtago kasi may ginawa ko, may binasag ka na pala dyan, di ba? May sinira ka na pala dyan, hindi mo sinabi. Magsisisi ka sa iyo. Sisisi sa iyo. Sisisi sa iba. Sisisi, okay. Sabi siya, alalahanin niyo lang yun. Nalabas lahat yun. Hindi, gusto mo na kayo painter. Ganun, pag may ginawa kang mali, alam mo mali. Kunwari, yung kapatid mo, sinubuhan mo na madumi. Sabihin mo na ngayon. Baka magkasakit eh, kaysa naman, ano ba? Nagbasag ka dyan, oh, may basag pala dyan. Uy, takbo. May nabuhog pa, ano pa? Aminin, yung kasalanan. May sinunog ka pala dun. Sinukuhan. Mayabang. Ba? Anong negative sa magmayabang? Kung naging mayabang ka, tuloy-tuloy na yan. Sisi. Ano yung sabi mo kanina ba? Nagsisi. Tama yan. Anong masama doon sa pagsinisisi mo yung iba sa ginawa mo mali? Ayan. Sipin. Bakit mali na magsisi ka? Ikaw yung gawa ng mali, sinisi mo sa iba. Bakit? Ha? Ano masama yun? Sipin. Kasi pag nakawala ka dyan, mali, pag pinalo yung kapatid mo kasi sinisi mo siya, ikaw pala yung may mali. Kung nasasama yung loob niya, pangalawa, ikaw naman, ay, ganun lang pala eh, sisihin. Kahit sa taba mo, maraming ganun eh. Blame it in others. Hindi ka mag-improve, yun ang masama yun. Sa halip na maayos mo yung sarili mo dahil sinisi mo sa iba, siya mag-improve, ikaw hindi. Diba? So napakarami, no? So mamamatay ka, may sabi dyan. Pag ayaw mo sinasabihan ka, hindi ka nasasabihan, therefore, pwede mo yung kamatayan. Kung hindi mo naman yung kamatay, yung unsafe, hindi ka masing. Mahirap yun. Yun yung worse. Kaya, yan. Kaya, tandaan niya, pag ikaw na, kinokorek ka na, ayaw mo pa, yung sabi yung malayo na nakating mo, yun yung tarong na aling yung pasolati. Yung nagtinan na malayo na nakating mo, sabihin mo. Ito yung tama. Hindi, naligaw ka na, hindi ka na makabalik. Sa layo mo na eh. Oh, walang signal. Layo mo na eh. Yung mga ganun. Alam mo dati yung Bible, ngayon hindi na. Okay? Next, hell and destruction. May basa, ready go. Hell and destruction are before the Lord. How much more than the hearts of the children of men. Ready go.
before the Lord. How much more than the hearts of the children of men. Amen. Sino daw ang mas distraction? Ang Diyos o ang tao? Diyos. Ayun, dito sa verse na to. Diyos ang mas distraction. Tao, before the Lord. Oh. How much more? Before, edi tao. How much more than the hearts of the children? So, ibig sabihin ito, ang Diyos nga minsan pag nagalit, kaya lalo yung tao nung wala namang pakialam sa iyo, di ba? Lalo na, ibig sabihin, ipag-inisip mo, ang Diyos kasi mabuti, alam natin yung pero nga minsan yung iba, pag iba na yung takbo ng utak mo, kala mo, kasi makikita mo talaga, minsan pinaparusahan ang Diyos, o yung Diyos pinaparusahan. Nakakatakot ang Diyos. E lalo yung ibang tao. Ano yung sinasabi dito eh, di ba? Yung tao lang yan, walang pakialam sa'yo yan. Minsan kaya mabuti lang yung tao kasi nga sa biyaya ng Diyos, di ba? Hindi kahit paano natuluan, kahit unsafe. May mga unsafe na mabait. Di ba? Pero yun nga eh, dahil sa biyaya ng Diyos, yung sabi, hindi sila na i-trigger. Alam niyo ba yung term ngayon na trigger? Yan? Ang sabi ito, kasi nga, yan, pag na-trigger yan, hindi beast mode dyan. So, yan. So, yung sabihin niya, ang Diyos talaga sumisira, alam niya, kaya niya yan. Pero lalo naman yung tao na walang pakilap sa niya. Okay? Ang Diyos, yan nga, maganda. Pag anak ka ng Diyos, okay, nangyiling ko ba kayo? Dalawa? Yan na, kasabi lang natin eh. Yan. So, huwag tayong matakot sa Diyos to the point na hindi na tayo lalaki sa kanya. Pero alam natin din na hindi tayo nang gawa ng masama. Eh, lalo yung tao. Okay, last. Mabasa, ready, go. A scorner loveth not one that reproveth. Neither will he go otherwise. Ay, ulit. Ready, go. A scorner loveth not one that reproveth him. Neither will he go unto the wise. Sabihin na. Sinong gusto mong magmahal sa'yo? Ay, gusto akong mahalin ko, ako ng tao, kaya hindi ko sila papagalitan. Yan naman yung reprove, di ba? Sinabi reprove, papagalitan mo. Paano? Anak mo yon or kapatid mo maliit, mali yung ginawa. Ay, pag pinagalitan mo siya, hindi niya ako mamahalin. Sinasabi dito, kung scorner yan, okay lang yun. Ibig sabihin, parang yan, ganun eh, scorner niya. Ibig sabihin, kahit yung mabuti, ay, hindi niya minamahal. Sinasabi dito, parang hindi ka dapat maging apektado. Okay? Ganun talaga yung tao yan eh. Kaya sabi dito, neither will he go to the wise. So, ang normal na tao, pag nakita niyang mali siya, hindi siya marunong, maghahanap siya ng tao marunong, pupunta siya doon, di ba? Yun ang normal. Pero yung scorner, ito medyo malapit kasi sa ranger eh. Kung sinabi yung scorner, yun yung tama, aasa rin. Diba? Tulad yun, naalala ko nang itong dating daan na ito eh. So, napaka-obvious na dapat nung mali nila, wala. Naiintindihan nila yun, parang wise itong tao ito, kaso hindi ako pupunta dyan. Ano mangyayari sa'yo? Wala, napili ka dyan. Yan na yung pang ano mo. Yan ang pinaka-wise mo, ano. Pang bagsak mo yun. May pangalam ba kayo sa bahay mo? Wala yung sila ng INC. Okay, a scorner. Yun. So, isabihin ito, pag na-identify mo na na yung tao yung scorner, okay? Actually, sabi rin sa Bible, sa 22-5 bata, nagkakamali. Huwag mo natin ito po kasi magagalit lang sa iyo. Bayaan mo na siya. May type na ganun. Okay? Kasi anak natin, siyempre hindi yan. Hanggang nasa puder natin yan, wala. Tatanggay natin yan. Sabihin mo ng mali, go correct mo. Okay? Pero pag ibang tao, wala. Kaya nakakawa. Kaya itong instruction dito binibigay sa labas. Sa labas, nakikita napansin nyo, salvation muna. Pag pumunta sila dito, saka sila tuturuan ito.
Kasi yun ang ating, kumbaga, yun lang binigay sa atin yan eh. Yung scripture ng Diyos eh. Saka wala din say-say na pagalitan, uy, bakit kayang ganyan? Chayo ba to? Ha? Magpunta tayo dyan. Inisin nyo nga yan. Mag-aaral nga kayo. Pwede po tayo. Depende yan, okay? Kaya, ito, para sa akin to, gawin na natin, okay? Especially kayo mga bata, again, pag lumaki-laki kayo na magkapayala kayo, pero hindi mo naiintindihan yung instruction na nagagaling sa Diyos, yung pera ako, okay na. Alam mo lang yun. Gaganyan ka na. Hindi mo natutunan natin natunan. Okay, sige, question. Question? Alam niyo na yung corner, alam niyo na yung club. Ano pa? Kasi na instruction, alam niyo na? Wala kayo dapat sumunod sa instruction? Alam niyo na? Hindi, hindi pa nga gusto eh. Sumunod. Ngayon na hindi sumusunod. Okay? Unless mas magaling ka talaga, obviously yung mga bata, hindi pa kayo sure. Marahin pa kayong kakain eh. Bigas. 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 Salamat naman sa tapos ng service. Sa quiz, Lord. Nakututong bawat isa. Nag-participate. Lord, si Banaba, Lord. Nasasali, nag-pray, nasasali yung makasama muli, makasama, para makinabang lang sa ginagawa rin namin, sabihin sa bukas ko nyo, kumakay sa weather, conducive birds, sabihin yung at mga lahat yung hindi sa mga service, nag-pray. Amen! Okay.